Hey everyone, it's me, Jai, and welcome back to another video. Ang oras ngayon ay 6:06 na ng gabi at sobrang dilim na, pero sana nakikita pa rin ako. And for this video, ang gagawin ko ay mag-grocery ako sa isang Korean mart. So first time ko to gagawin at mamaya i-haul din natin siya. Alam ko marami sa inyo na mahilig sa mga Korean food, kaya titignan natin kung ano yung pwede nating mabili. So let's go! So papasok na tayo sa grocery. Kasi po sinasabi mag-jacket. Napakaliwanag dito, guys. Makikita talaga yung pores nyo pag pumunta kayo sa loob nito. At sobrang laki niya. Para siyang SNR na matataas yung mga lagayan. Pero mas maliit syempre sa SNR. Ang daming makikita dito, mga pang samgyup. Ayan, mga pork belly, mokshal, pork galbi. Daming-daming. Ay, ito, may kimchi. Yung picture, guys, ng totoong kimchi. So, kasama ko kay mga pamangkin. At shoutout sa cameraman ko si Kuya Josh. Let's go. Sisimulan na natin mag-grocery kung ano mga makuha natin. Excited talaga ako. Kasi tingnan nyo dito sa part na to, ang daming kape. Yung puro Maxim. Mga nakakakilala sa akin, alam na mahilig ako sa Maxim. Ata. So, may budget lang tayo ngayon. Kasi hindi sila nag-a-accept dito ng card. At GCash, wala. So, magka-cash ka lang dito. Kaya pag pupunta ka, check mo rin muna yung mga presyo. Kasi baka sumobra ka, tapos wala ka palang extra. So, so huwag kayo mag-alala, guys. Kasi mamaya, iisa-isahin ko kung ano yung mga napamili ko dito. Sobrang lawak pala niya. Hinabol ko lang tong vlog na to kasi gusto ko lang din magkaroon ako ng stock para, alam niyo na, every time na umalis ako para sa mga akit sa bahay, mga makakabalong face, mga long cute to. Ngayon ko lang nalaman, guys, na mayroon palang kape na ganito Maxim na diretso na. So ano siya? Pang ice. Guys, look at this. So small. Ano yun? Milk. Mili tayo dito. We are done doing our grocery. At ang tanong ngayon, magkano lahat ito? Feeling ko wala pa itong, ano, imposibleng aabot ito ng, ano, mga 9-10. Pero ang difference lang talaga is, feeling ko mas mahal talaga yung mga Korean na mga food kesa sa Filipino food. Kasi syempre imported ito, so galing pa siya sa ibang lugar. Pero yan, let's see. Na to. Ma'am, pahabol ako ng isa. Ay, aalis pa ako bukas. Ano na lang ipanggagastos ko. Guys, balikan ko kayo pag naka-uwi na ako sa bahay at iisa-isahin natin ang lahat ng mga napamili ko. Nakabalik na ako sa bahay at inayos ko na po ang aking mga grocery. Ngayon, iisa-isahin na natin siya. Siguro yung iba titikman natin, yung iba titignan lang natin. Sisimulan natin dito sa pinaka-left. Andito yung mga malalamig. Ayan, meron tayong radish na binili. Lagi kami kumakain nito. Actually, lately lang ako nahilig sa radish. Dati, hindi ko siya bet. Pero now, I love it. And this silky tofu, kung maaalala ninyo, doon sa Taiwan. Mukbang ko ay nakatikim kami ng ganito. So, siguro try natin to ngayon. Kung anong lasa niya. Okay, let's try this. Hindi naman tayo magmumukbang. Isisingit lang natin to kasi gusto kong makita or malaman yung difference. Kung masarap din ba to or not. Konti lang. Arnibal na lang kulang. Hoy! Hoy! Mas masarap to! Mas masarap to!
Wait ulit. Mmm! May aftertaste lang na parang... parang maasim. Pero masarap. I like it. In fairness naman. So next, bumili ako ng... hindi ko maintindihan eh. Pero number one... eto siya. Some lip. Base dito sa picture, para siyang... ay, ito pa na ba? Ayan yung itsura niya. Para siyang bun. Ganyan. Na ito yung laman. Yung honey na to. Ay, shoutout po pala sa aking daliri. Huh? Ay, sa aking kuko. Shoutout sa B&B Lounge. Ang ganda ng gawa nila sa akin. Anyways, ang gagawin dito ay pwede siyang i-toast, pwede siyang iluto, pwede siyang i-microwave. So, it's up to you kung ano yung gusto mong gawin. And feeling ko pang breakfast siya. Excited ako matikman to. Siguro pagbalik ko na lang ulit ng Pilipinas. Para ako mismo yung gagawa at mapakita ko sa inyo. Gagawa ko ng video pag tinry ko na to. Yes! Next, ito, bumibili. Alam niyo naman to, diba? Traditional Korean fish kemerut. Ayan. Bread din siya. Ilang beses na ako tumikim nito at I love this one kasi wala. Kasi masarap din siya eh. Ito custard siya. Tapos pwede mo rin siyang i-air fry, i-microwave, or painit gamit yung pan. Yay! I'm excited. Next, bumili ako nito. Maxim na TOP. So, ito titikman natin. Try lang. Mmm! Masarap! Para siyang yung mga feeling... yung parang mga may mga mukha rin ng BTS. BTS po, oo. Ang sarap nito. Same siya ng mga iniinom ko na nakaganito din. Pero first time kong tikman itong Maxim na brand. Nakafocus ba? Next, let's ano. So, bumili ako nitong peanut butter. I think, ayan, peanut chip siya. May mga peanut chip din naman sa atin. Yung mga cookie, mga chips ahoy, may mga ganun din naman. Pero ito, ang kinaibahan niya, para siyang pa-square or pa-oblong. Ayan, I bought two. Next, ito, sobrang cute nito kasi, arte. Para siyang yung mga intro sa K-drama, yung mukha nitong lalaki. Ayan, para siyang yung mga nasa intro ng K-drama, yung itsura nito. Hindi ko alam kasi ang dami ko na napanood na K-drama ang intro. Ulit-ulit. Ito, ulit-ulit na naman eh. Next, ito. First time ko rin bumili nito. Authentic Sumi potato chips. Ayan siya. So, malamang sa malamang, it's a potato chip. Next, parang Pringles type to. At dahil may picture ng pizza dito, I guess this is pizza flavor. Non-frying. Next, ito, titikman natin to kasi first time ko lang kakain ng fruit marshmallow. Ayan. Cute ng design niya. Ahem. Alam niyo yung... ganito yung mga nakikita kong kayo ni ASMR ng mga bibig lang sa bibig lang nakatapat. Pangas niyo bago sa akin. Okay naman. Hindi lang ako fan. Hindi ako fan ng maasim na malos. Gusto ko lang yung normal. Normal. Yung classic, yung puti. Yun lang. So, hindi ko na siya itatry kasi feel ko same lang sila. Bumili rin ako ng green. Ah, this is peach. Ay! Tignan nyo ngayon ko lang napansin yung packaging niya, oh. Pa-peach. Tapos ito, pa-apple. Kasi ang lasa, ang flavor siguro nito ay green apple. Nice! So, yung ganito, nakita ko kanina kasi meron din si Michiko. So, tinikman ko yung kanya. Para siyang sugar lang na candy na mabilis lang matunaw. So, hindi ko na rin siya bubuksan. Dito na lang muna. Bibigay ko na lang kay Kimi sa akin pagkadating ko. So, yun. Basically, para siyang sugar candy. Next, meron tayong, hindi ko alam kung ano to. Bumili ako ng candy ulit. Yan lang. Mga para sa mga bata to actually. So, kung sino man may gustong kumuha, katulad ng sinasabi ko palagi. Ayan. Hindi na siya bubuksan. Papakita ko na lang sa inyo. So, bumili ako ng ito. Ang galing niya kasi. Hindi lang ako nakakita ng peppermint candy na walang balot individually. So, titingnan natin. Ito, naku-curious ako kung anong lasa niya. Let's try it. Baka pwede kong, pwedeng magbaon. Ganyan. So, this is how it looks like. Mmm! May peppermint. Eto. Mmm! Mmm! Alam niyo yung candy na dahil naman. Yung may chocolate sa loob. Ganito lasa niya. Halang! Cute! Ang sarap! Next, meron tayong nabili na ganito. Sobrang cute nito kaya ako binili. Hindi ko alam yung lasa niya. Pero ang cute niya kasi. Hindi siya typical na, alam niyo yun, yung lagayan ng mga milk at mga chalky, ganun. Yan lang. Ito lang siya, oh. Kasya siya sa isang palm ko. Anyway, I like this and I'm excited to try this. Pero hindi ko na itatry ngayon. Papalamigin ko muna sa ref ko. Next, I bought
coffee, of course, hindi mawawala. So, tatlo lang muna binili ko. Ayan, ito Dolce Latte. This is Maxim. Mild. Ganda ng packaging nito. Ayan, no, matte siya. Tapos parang ang very. Parang ano, sobrang klase ng itsura niya. Pag maganda din talaga yung packaging, mapapaano kayo, mapapa-second look pa. Tapos gugustuhin mong bumili. Ganun. So, meron akong binili na tatlong buldak. Isang ramen. Ah, dalawang ramen. At isang... Hala, puro ramen? Bumili pala ako ng tatlong ramen. Dati hindi ako mahilig sa buldak. Pero nung na-try ko nung nakaraan, sarap niya. I love it. Hindi naman pala siya ganun kaanghang. Siguro meron lang talaga na ganito na super, super anghang. As in, times 5, times 10, ganun. Next, bumili ako ng ganito. Ito, tingnan niyo, parang siyang crown, no? Ayan. This is, I think, squid. Oo, kasi yung design nito, squid. Ayan. Ito yung mga napapanood ko, kung hindi ako nagkakamali sa mga k-drama, nakapagka umiinom sila, mga magkakaibigan, magtotropa, ito lang yung pulots nila. Tikman natin, kasi naka-curious ako kung anong lasa. Oy, first time ako hindi bumili ng soju, nasa ano na ako ah, nasa Korean store na ako, pero hindi ako bumili ng soju. Hindi ko lang feel. What the dog doing? Okay, confirmed. Matigas siya. Paano nila nangunguya to? Niluluto ba to? Paano niluluto to? Comment down below if yes. Okay, next! Punta tayo sa mga chips. Nakatikim ako nito kasi one time. So, siya yung chips na gugustuhin mong balikan at kainin ulit. This is Choco Churros flavor. Guys, sobrang sarap nito para sa mga mahihilig sa mga Korean food. Try nyong humanap ng ganito. Hindi ko alam kung Korean lang meron nito or meron din tayo sa Pilipinas. But, ang legit ng lasa niya. Lasa talaga siyang churros. Alam mo, may pa-cinnamon effect pa talaga sila. I bought 4. Next, ito din, nakatikim ako one time, kaya bumili alit ako. Kasi yan, bibigay ko yung iba kay Misaki para may stocks lang din dito sa bahay. Ito, sweet and spicy siya na corn. Di ba may ganito dito, yung Granny Goose na yung dati nilalagay-lagay pa namin sa ganito namin para kukukunyari. Pero di ko na alam kung anong pangalan daldal ko. Anyway, ayan, masarap siya. More on sweet lang siya. Pero alam niyo, pag naghalo-halo yung lasa, perfect. Masarap nito. Para may idea kayo kung sakaling makakadaan kayo sa ano, Korean grocery. Next, ito, first time kong bumili, honey and apple. Nakaka-curious yung lasa niya. Excuse me. So basically, ito ang napamili ko. Ayan. New stocks again. And excited akong, di pa ako nakakaalis na excited agad ako umuwi. Para matikman ko itong mga to, one at a time. So ayan guys, I guess ito ko na po tatapusin ang video na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed it. And if you did, please like and subscribe. And I'll see you in my next vlog. Bye!